depression, at anxiety. Sa buong mundo, lumobo ang bilang ng nakakaranas nito ngayong may pandemya. Sa Pilipinas naman, tumaas ng 347% ang natanggap na tawag sa mental health hotline ng National Center for Mental Health o NCHM. At karamihan sa mga ito, mga bata. Dapat intindihin yung bata, huwag pagalitin o pagalitan, you know, and pakinggan kung ano yung pwedeng sabihin ng bata, and then dalhin sa mental health professional yung bata kahit sa murang edad. Dapat huwag patagalin ang mga emotional problems like depression and anxiety, dahil kung patagalin ay mahuhubog ang personality, pag-uugali ng bata sa isang abnormal na kondisyon. Depression can affect anyone, regardless of their age. Ibig sabihin, kahit bata, pwedeng makakuha nito. Sensitibo ang issue na ito, lalo na't hirap na matukoy kung dumaranas ng depression ang mga bata. Kailangan kasing pagtuunan ang kanilang mga salita at mga kilos bago ito mapansin. I love you, Daddy. I miss you. Do you miss your daddy? Yes. What do you say? Ang magkapatid na si Peter, 7 years old, at Paul, 5 years old, hindi nila tunay na pangalan. Hilig nilang maglaro. Pero dahil hindi makalabas, sa gadgets na pako ang kanilang libangan. Si Mami Lily, hindi niya tunay na pangalan. Masaya makitang nanunumbalik na ang sigla ng mga anak. Ang magkapatid kasi, dumanas ng lungkot matapos mamatay ang ama 8 months ago dahil sa COVID-19. Naghahanap pa rin sila. Tinatanong pa rin nila nasaan. Baka talagang hindi lang, parang prank nga lang daw na wala na daddy nila. Kasi wala naman sila nakita mga paghihirap niya or anong nangyari sa kanya. Basta bigla nilang sinabi, wala na. Sa murang edad, hindi kaagad na ilabas ng magkapatid ang kanilang nararamdaman. Pero alam ni Mami Lily na nahihirapan ang mga anak sa pagkawala ng kanyang asawa. Yung palagi na lang silang sa akin, nakadikit. Parang feeling nila, parang ako na lang ang meron na konting ano lang, wala ako. Nagtatanong talaga sila, nasaan ako? Mangiyak-ngiyak pa sila minsan pag nawawala ako. Pero minsan nasa CR lang ako. Anong-ano na sila kung nasaan ako. Palagi nilang, lagi akong gustong kasama. Ang bunsong si Paul, na pinaka-close sa kanyang daddy, ikinagugulat ni Mami Lily ang mga biglang nasasabi nito. I want to die with daddy, sabi niya. I want to die too and I'll go with daddy. Sabi ko, hindi pwede. Nandito naman si mami. Si mami, nandito si mami, hindi kayo pababayaan. Kahit sa paglalaro ng magkapatid, biglang napapasok sa usapan ang kanilang namayapang ama. What superpower do you want? Sabi niya. I want thunder and lightning. I have that superpower. Tapos sabi, what about you? Sabi niya dun sa bunso. Sabi niya, I want a superpower that playbacks time so that daddy is still here. Daddy is still alive. Yun ang sabi niya. Kayo po mismo, aminado na mahirap pa rin tanggapin yung sitwasyon ng pagkawala ng asawa nyo. Paano po kayo nagiging malakas para po sa dalawang anak ninyo? So pag ako malungkot, so tinatago ko sa kwarto, minsan sa CR, actually sa sasakyan, doon ako nag-iiyak pag sa sasakyan, pag wala, dito sa bahay. Mahirap sa part ko na ako na lang mag-asikaso sa kanila. Bilang magulang, si Mami Lily, maingat sa paggabay sa kanyang mga anak lalo na sa emosyon ng mga ito. Ayaw niyang madala sa paglaki ng mga anak ang nararanasan na kalungkutan. Inilapit namin kay Kathy Babaw, isang grief coach, ang sitwasyon ng magkapatid. What the children are experiencing is grief, diba? Kaya lang, hindi nila ma-express. So alam nilang benawala. Baka yung 7-year-old, meron siyang understanding about why wala na yung dad nila. Pero yung 5-year-old, clearly, makikita mo, diba, dun sa conversation, na kung may superpower siya, diba, babalik siya dun sa time na nandun pa yung daddy niya. So, alam niya na nawala yung father, pero hindi niya completely ma-comprehend siguro na, diba, he's gone for good. Pero yung longing, nandun yun. Meron silang anxiety na
bigla na namang mawawala yung mommy nila. This other surviving parent, magkakaroon sila ng parang fear and anxiety na, oh, what if, ganun, suddenly, mawala ito. So yes, that's a very common occurrence. Ilan pa sa mga posibleng senyales kapag ang bata ay nasa state ng depression and anxiety, ang pagkakaroon ng tantrums at mood swings. Mababa ang energy, lalo na sa mga bagay na paborito nilang gawin. Ang pagiging extra sensitive tuwing sila ay mapupuna o mapapagalitan. Laging may iniindang sakit, pero kapag dinala naman sa doktor ay normal ang kalagayan. At huli, pagkawala ng focus. Some children will manifest some of those symptoms. Hindi naman kailangan lahat nandun. But changes, visible changes in behavior, signs na baka merong pinagdadaanan yung bata. Kaya kung may ganitong behavior ang isang bata, mabuting kumonsulta sa isang psychologist at sumailalim sa isang counseling. Dapat ay dalhin sila sa psychologist, and then sa tulong ng psychologist ay merong mga activities na ipapagawa sa mga bata, katulad ng play therapy or sand therapy. Sa tulong ng mga activities, maikukwento at mapag-uusapan ng mga bata ang kanilang saloobin. Symbolic kasi, o kadalasang hindi nila ito diretsong nasasabi. Pero paano nga ba maipapaliwanag sa isang bata kung ang isang tao ay biglang nawala? Sa kaso ni Mami Lily, humanap siya ng paraan kung paano niya maipapaliwanag ito sa kanyang mga anak. Hirap ipaliwanag sa kanila paano nangyari, kaya sinasabi nila, paano magkakasya dyan si daddy? Kasi sabi ko, nandyan si daddy. Eh, paano magkakasya si daddy dyan? Yung laki-laki ni daddy. Sabi ko, yung ginawa ko na lang, pinanood ko sila ng animation na video, paano yung cremation, paano yung process ng cremation. Saka lang nila medyo na, ganun pala. Wala pa masyadong complete comprehension yan of death. Pero mararamdaman niya yon. Mararamdaman niya na may nagbago, mararamdaman niya na may nawala. Like, let's say for example, a parent, diba? Tapos dad yon. So, of course, magwa-wonder yung bata, nasa na si tatay, diba? O nasa na si daddy? Kasi biglang kasama nila everyday. Tapos nagkasakit, tapos biglang nawala. So, ang bata nagkakaroon lang ng medyo clear understanding of death at age 7. No? Kasi meron tayong tinatawag na developmental process. Bukod sa grief, maaari ring pagmula ng depression ng isang bata ang bullying, stress at traumatic experience. Pero ayon kay Dr. Randy, pwede ring maging genetic ang anxiety nito. Ang bata ay hindi dapat magkaroon ng depression or anxiety sa murang edad. Pero kung magka-depression sila sa murang edad, ay baka napasa yung genes ng depression or ng anxiety sa batang yun. Sa pag-aaral ng JAMA Pediatrics, isang medical journal reviewer, dumoble ang bilang ng mga bata na nakakaranas ng anxiety at depression nitong pandemic na may average rate na 25.2% sa buong mundo. Sa 5 kabataan ngayon, isa ang nakakaranas ng depression. Bago mag-pandemic, ang average rate ng mga kabataan na meron nito ay 8.5% to 11.6%. At mas mataas ang kaso sa mga kabataang babae. Ayon naman sa pag-aaral ng Psych Info Embase Medline, mas marami ang kabataang nakakaranas ng depression at anxiety sa East Asia, partikular na sa bansang China. Sinundan nito ng North America at Europe. Sa Pilipinas, naaalarma naman ang Council for the Welfare of Children o CWC dahil 12.48% o nasa 1,375 na total number of calls na kanilang natanggap ay classified as suicide-related. As a parent, dapat matyaga ka sa pagsagot ng tanong ng mga kids mo kasi they're 5 and 7 now, no? Pagdating nila ng age 10, meron silang ibang katanungan. Pagdating nila ng age 12, madadagdagan yung tanong nila. So as their understanding of death grows with them, with their development, they will always have additional questions. Mas importante na samahan ang mga bata sa mga nararamdaman nila emotionally. Siguro pwedeng ipagpaliban na lang later on yung intellectual or cognitive understanding kapag kaya na nila. Pero at this time, at this age, yung emotional support and social support and probably spiritual support yung mas importante para sa kanila.
Ang COVID-19 pandemic na kumitil sa napakaraming buhay, umabot na sa mahigit 53,000 ang recorded deaths nitong January 28, 2022 sa Pilipinas. Kasabay nito, di naman bababa sa 4,000 Pilipino ang namatay dahil sa intentional self-harm noong nakaraang taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kaya sana maging bukas ang lahat sa usapin ng mental health. Kung kayo ay nakakaranas ng depression at anxiety o di kaya'y kayo ay may kakilala, maaring tumawag sa Mental Health Hotline ng NCMH. Muli, walang pinipiling edad ang depression at anxiety. Mapabata o matanda man, pwedeng magkaroon ito. At malalagpasan lang natin kung magiging bukas tayo sa usaping ito. Huwag matakot ilabas ang tunay na nararamdaman. Dahil may mga taong handang makinig at gabayan ka sa iyong mga pinagdaraanan. Tandaan, your mental health matters. Ako si J.M. Encinas. I stand for truth.